Nasa elevator si Tamara at Jan. Kakabalik lang nila mula sa pamamasyal. Karga ni Jan, si Yam na nakatulog na. Sila lang din ang nasa elevator. Napagod ka ba? Hindi naman masyado. Medyo lang. Ikaw? No, I'm not. You and Yam are my source of strength. Napangiti siya ng husto sa sinabi nito. Okay, nakakakilig yun. Natawa ng mahina si Jan. Bumukas ang elevator at naglakad sila patungo sa kwarto nila Tamara na hindi binibitawan ang kamay niya. Binitawan lang siya nito nang nasa tapat na sila ng kwarto. She took a keycard in her bag and she inserted it into a slot, then removed it. Saka niya pinihit ang siradora at binuksan. Pinapasok niya muna si Jan bago siya pumasok. Lapag mo na siya dyan. Nilapag ni Jan si Yam at hinalikan ito sa noo. Ay, nakakapagod pero masaya. Nakangiting sabi niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa may TV. Kinuha niya ang remote nang may mahagip ang mata niya. Sa magazines, kinuha niya ang isang magazine na nasa ibabaw. Martina Kate, the most stunning and gorgeous cover girl to this generation. Spotted with her fiancé? Basa niya sa cover ng magazine. Ganito pala siya kasikat na model. Kahit sa international magazine, nababalita siya. Sabagay, sa Hollywood naman pala siya sikat eh. Muli siyang umupo sa sofa. Binuklat niya ang naturang magazine para tingnan ang article. Natigil siya sa pagbuklat nang makita ang ilang kuhang larawan. Martina Kate spotted with her fiancé at the bar in the Philippines. Mr. John Miller, the most eligible bachelor in the Philippines. The reason why gorgeous cover girl had been deciding to leave the limelight because she'd chosen to be a full-time housewife of a gorgeous man, Mr. John Miller. Nasara ni Tamara magazine. Biglang-biglang nakaramdam siya ng kabog ng dibdib. At kirot. Binitawan niya ang magazine at tumayo. Pumasok na lang siya ng bathroom at mabilis na naligo. Nag-toothbrush at muling lumabas. Kumuha siya ng sleepwear set at mabilis na sinuot. Kumuha din siya ng pamalit ni Yam at pinalitan nito ng damit. Tumayo uli siya at humarap sa salamin. Sinuklay niya ang mahabang basang-basang buhok niya. Kainis! She brushed her hair forcefully. Bigla naman may kumatok sa pinto habang nagsusuklay siya. Tinungo niya ang pinto at binuksan. Nakangiting si Jan ang nabungaran niya. Nawala naman ang ngiti ni Jan na makita niya si Tamara. Biglang napalitan ng tense ang nararamdaman niya nang makita niya ang itsura nito. Pakiramdam niya pinagpawisan siya ng malapot. A gorgeous girl is standing in front of him with her wet hair, wearing sleepwear. At ang mas nakakapagpatuyo ng laway niya dahil manipis ang suot nito, kaya halata na wala itong panloob. Umiwas na lang siya ng tingin. Ano kailangan mo dyan? Wala kang ngiting-ngiting tanong ni Tamara na medyo malamig ang boses. Tumingin si Jan kay Tamara pero tinutok niya ang mata niya sa mukha nito para iwas tense. Pinakita nito ang wine na dala. May hawak din itong dalawang glass wine. Gusto sana kitang i-date pero hindi naman tayo pwedeng lumabas dahil kay Yam. So, I decided to bring it. Kaso mukhang matutulog ka na. Sige, pasok. Ngumiti si Jan at pumasok. Sinara muli ni Tamara ang pinto at kinuha niya ang robe at sinuot niya ito. Binuksan ni Jan ang wine, nagsalin at binigay kay Tamara. Nagsalin uli ng para sa kanya. Cheers! Nakipag-cheers naman si Tamara dito saka uminom ng konti. Thanks Tamara for giving me a chance to court you. I'm so lucky. Kwento ka naman, Tams. Wala naman akong ikwekwento. Halos alam mo na ata kwento ng buhay ko eh. Ikaw, wala ka bang gustong i-share? Like wedding bells? Makahulugan nitong sabi, sabay lagok ng wine. Wedding bells? Yeah, wala ka pa bang balak magpakasal? Kung papayag ka magpakasal sa akin, kahit bukas na bukas din pakakasalan kita. Napapalatak si Tamara pero hindi man lang umiti. Anong problema nito? Parang iba. He thought himself. Ngumiti si Jan, tumikim muna. Tams, nag-review ka na ba? Tumingin si Tamara kay Jan. Kasi pasasagutin mo na ako mamaya. Huwag ka mag-alala, sasagot ako ng no. Napakamot si Jan sa ulo. Huwag naman, Tams. Bakit alam mo yun? Ginamit na yun sa akin ni Mike. Sagot ni Tamara. Napainom na lang si Jan ng wine sa sinabi ni Tamara dahil ngayon lang siya magpipick up line sa Blay pa. Lokong Mike talaga yun oh. Inubos na lang niya ang wine sa baso at nagsalin uli. Tamara, pwede bang magtanong? Nagtatanong ka na. Sinong first love mo?
except God and my family, si Jello. Minahal mo talaga siya? At first hindi, pero ang bait niya sobra, kaya napamahal na rin. Nasaktan ka na ba dahil sa lalaki? Nasaktan ako para kay Jello. Dahil sa nangyari noon, baka ngayon ako masaktan. Ano yun? Wala. Sinong first kiss mo? Tumingin si Tamara bigla kay Chance sa tanong na yun. Sorry, you don't have to answer. Daddy ni Yam. Sagot ni Tamara at muling tumingin sa baba. Napangiti si Chance sa narinig. Second kiss? Ikaw. Lalong lumapad ang ngiti nito. Third? Napabuntong hininga si Tamara. Counted ba yung halik sa leeg? If it is, si Mike. Kung sa lips lang, ikaw pa din. Did Mike kiss you on your neck? Hindi makapaniwalang tanong ni Jan. I already told you. Tumangot-tango si Jan. Akala ko kasi sa lips. Loko talaga yun. Parang bampira lang ah. Tumingin uli sa kanya si Tamara. Ako lang pala nakahalik sa'yo sa lips. Huwag ka na magpapahalik sa iba ha. Daddy ni Yam, hindi lang ikaw. Hindi lang kiss ginawa namin. Kaya nga, nagkayam ako. Sabay turo kay Yam. Medyo masungit ang tono ni Tamara. Ako kaya ang daddy ni Yam. Sasabihin ko na lang sa'yo paglabas ng DNA result para may proof ako. Yung hikaw kasi, sa ko ba nalagay yun? Jan, don't you think this is unfair? What do you mean? Ito, you and me together? Together in this room, it's unfair to Martina. Tams, wala na kami ni Martina, sinabi ko na sa'yo yun. Tumango na lang si Tamara tumayo. Nilapag nito ang basa sa side table, sa katabi ng sofa at nagpunta ito sa CR. Pagpatok naman ni Jan ang kamay niya sa may gilid niya, minahawakan siya at nilingon niya yun. Nakita niya ang magazine kung saan pictures ni Martina ang nandun. Nabasa niya ang caption dun. Nilapag ni Jan ang basa sa table. Pinuklat niya ito sa page kung saan yung article tungkol kay Martina. Nagulat siya sa nabasa. Tumingin siya sa CR. Kaya ba siya nagkakaganon dahil dito? Lumabas si Tamara at muling umupo sa tabi ni Jan at sumandal. Pumikit pa ito. Humarap si Jan dito, pinatong pa niya ang isang hita sa sofa para makaharap siya dito ng gusto. Hinawakan niya ang kabilang pisngi ni Tamara kaya napadilat ito at napaayos ng upo. Anong problema? Tanong ni Jan pero nakangiti ito. Dahil ba dito? Umiwas ang tingin si Tamara. Binitiwan ni Jan ang magazine at hinawakan si Tamara sa magkabilang balikat at pinaharap sa kanya. Tamara, hindi totoo yun. Wala na kami ni Martina matagal na. Tams, maniwala ka. Ikaw na ang gusto ko. Mahal kita, Tams. Believe me. Kinulong ni Jan ang mukha ni Tamara sa palad niya at tinitigan itong mabuti sa mukha. Tams, Martina's a part of my past. He pauses for a moment. She's my past and I want you to be my present and to be my future. Seryosong pahayag nito habang nakatitig sa mga mata ni Tamara. Totoo ba yan? She asked softly. Of course, ngayon lang uli ako ng ligaw. Or ngayon lang talaga ako ng ligaw. Wala naman kasing ligawan na nangyari sa amin ni Martina eh. Minahal ko si Martina pero wala na ngayon. Kahit konting pagmamahal, wala na. Ikaw na mahal ko, maniwala ka. Jan, it's too early para sabihin mong mahal mo ako. Gabi na kaya. Piloso po, ewan ko sa'yo. Tatanggalin sana nito ang kamay niya pero hindi niya ito hinayaan. Hey, just kidding. Hindi ka na mabiro. Tingin mo nakikipagbiruan ako? He cuts her off by kissing her. Dahil medyo tumaas ang tono ni Tamara na halatang inis ito. Napatulala naman si Tamara sa ginawa nito. I love you, Tamara. I love you. Muli niya itong hinalikan. Pero hindi tumigil si Jan sa paghalik kaya napapikit na lang si Tamara. They're kissing passionately but intimately. Habang tumatagal ang halik, mas lumalalim ito. Niyakap ni Jan si Tamara habang hinahalikan nito. Mahigpit na yakap na mas lalong nagtulak para mas halikan niya ito ng mas malalim at madiin. Tumigil ito sa paghalik at bahagyang nilayo ang mukha. You're affecting me so much, Tams. I love you. Medyo habol ang paghinga na sabi nito dahil sentence ng halik nila. Nagpatangay na lang si Tamara sa bugso ng damdamin niya. Hindi na niya ipagkakaila. Gusto niya si Jan at baka nga mahal na niya. Hindi lang niya masigurado sa sarili kung matatawag na itong pagmamahal. Apektado siya sa presensya nito. Thinking na may Martina ito, naiirita siya. Hindi niya matanggihan ang halik nito. Nagugustuhan niya at masaya siya pagkasama niya ito. Ibang saya. Kung magmamahal na nga ba ang tawag dito, mahal na nga niya si Jan.
Habang patuloy siya nitong hinahalikan, ay humahaplos naman ang kamay ni Jan kung saan saan. Even though her clothes are still on, nararamdaman niya pa rin ang kakaibang pakiramdam. Mas may panggigil ang pagdama ni Jan. Dama niya ang init ang palad nito. You're so hard to resist, Ams. I want you. Please be mine. I love you. May din ang bawat salita at habol ang paghinga. Tamara, you drive me crazy. Jan said. Malamig ang loob ng kwarto pero parang naliliyaban ang mga katawan nila. Hindi niya gustong matapos ang mga sandali. He wants more at kitang-kita yun sa aksyon ng katawan niya. Na halos manggigilan niya si Tamara. Oh God, bakit ganito? Para akong mababalas sa ginagawa niya. Ano ba to? Hindi to pwede. Ito na naman ako. Diyos ko, Tamara. Maghunos dili ka. You should stop him. Nataranta si Tamara nang maramdaman niyang binaba na ni Jan ang damit niya. Jan! Jan! Parang bingis si Jan sa mga tawag niya. Jan, stop! Tinulak niya ang ulo nito. Tumigil naman si Jan at tumingin sa kanya. We can't do this. Huh? Please get off. Hindi na niya gustong manatili pa sa ganong posisyon. Sumunod naman si Jan, umalis ito at ito pa ang nagbaba ng nakataas niyang damit para matakpan ang ibabang bahagi niya. Inayos ni Tamara ang buhok niya gamit ang kamay niya. Napabuntong hininga siya at umalikot kay Jan. Nakaramdam siya bigla ng hiya. Iniisip niya ngayon baka kung ano ang isipin ni Jan tungkol sa kanya. She was shaking her hands to suppress her feelings of anxiety. Dams. Napaitid si Tamara sa paghawak ni Jan sa balikat niya pero hindi niya ito hinarap. Sorry Jan, hindi naman ako ganito, I swear. I swear. Oh God. Napapatingala pa siya at patuloy ang pag-shake sa kamay niya. I don't know why, but I swear, I'm not that kind of woman na... Napatigil siya nang hawakan ni Jan ang balikat niya at hinarap siya nito. I know. God, I feel... Alam mo na, yung mga bayarang babae. Hey, don't say that. Don't feel like that because you're not. You're definitely far from being that. Saway sa kanya ni Jan. I don't know, Jan, but when you kiss me, I'm not mad. I'm not. Niyakap siya ni Jan at napangiti ito sa sinabi ni Tamara. Maybe because you like me too or I hope you love me. Yeah, I like you too. I know now. Spending with you this past 2 days, I knew it. She thought herself. I love you, Tams. I really do. I want you to be mine. Please be mine, Tamara. Okay, I'm yours now. Natigilan si Jan. Mabilis itong kumalas ng yakap. What did you say? Did I say something? Tams, I heard it. You said you're mine now. Narinig mo naman pala eh. Lumapad ang pagkakangiti nito. Say it again, please. I'm yours now. Tayo na, sinasagot mo na ako. Magpapakipot pa ba ako? May anak na ako, choosy pa ba ako? Tsaka gusto ko na rin ma-experience ang magka-boyfriend. Nagka-anak na ako't lahat, hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend eh. Isa pa, you almost, you know, dapat lang na panagutan mo yun. Natawa ng malakas si Jan at niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat, Tams. Salamat. Hindi ako makapaniwalang sinagot kita na hindi ka nang liligaw. I will court you every day, even if we're officially a couple now. I love you, Tamara. I love you too. Just forget the deal with Mike. Ha? Huh? Yung date nyo, huwag ka na makikipag-date. But I owe him. And it's just a friendly date. No. Gusto ka ni Mike. I know that. Believe me. Okay, I'll talk to him. Through phone call. She looks at him of disbelief. Protective boyfriend, ha? I'm just protecting my property. You're mine now. Only mine. Property. Gumiti lang ito sa kanya at hinalikan siya sa labi ng mabilis na halik. Good night. Ano ginagawa mo? Matutulog. May kwarto ka dyan. Dito na lang ako, please. Jan? Tumayo ito at lumipat sa kabilang side ni Yam. Dito ako. Behave. I'll try. Sinaman ito ng tingin si Tamara. Ngumiti lang ito. Binuksan niya ang lampshade na nakakabit sa wall. Pinatay ang ilaw at humiga na rin siya. Humarap sa kanya si Jan at in-extend nito ang braso at inabot ang ulo niya at hinaplos. Good night. I love you, Tams. Good night. I love you too. She replied. Mga ilang sandali lang ng pagkakapikit ni Tamara, bigla siyang napadilat nang maramdaman niyang may umakap mula sa likod niya.
Jan! Dito na lang ako. Magbe-behave ako, promise. Pasaway ka talaga. Jan, hindi ako sanay na may katabi, lalo lalaki. Lalaki naman siya, ma. Anak ko yan. Pasaway o. Masanay ka na mula ngayon. Sige na, dito na ako, please. Sandali nga. Bigla na lang siyang hinila ni Jan, pahiga at niyakap. Nakaharap na siya dito. Hindi ka ba makakapaghintay? Ngumiti si Jan. Sayang ang oras. Paano makakarami? What did you say? Let's continue our intimacy. Biro lang. Kinurot siya ni Tamara sa tagliran. Jan, are you sure about this? I think it's too fast. Umangat si Jan sa pagkakahiga at medyo dinagana nito ang kalahating katawan niya. I'm sure about my feelings. Ikaw ba? I love you, Tamara. I'm sure about that. Hinalikan siya nito sa labi ng masuyong halik na tinugon naman niya. Oops, enough. Delikado ang ganyang mga halik mo. Baka kung saan na naman tayo mauwi. Humiga na lang si Jan sa tabi niya at niyakap siya. Tamara, nakakabaliw ka. Hinigpitan lalo ni Jan ang yakap kay Tamara. Pakiramdam ni Jan, ito na ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Masaya siya, masayang masaya. I love you, Tamara. He whispered as he closes his eyes. Yumakap na lang din si Tamara dito. Ano na kaya ang mangyayari kay Mike? Papayag kaya ito na hindi ituloy ang date nila ni Tamara? At ano kaya ang magiging DNA test result?